Tigil muna ang pagmimina at pagbiyahe ng mga overload truck sa Bulacan. Ito ay dahil sa pagkasira ng mga kalsada, partikular na sa MacArthur Highway. Ayon kay Benro Head Attorney Julius Victor Degala, nagbaba na sila ng batas ukol sa overloading at illegal quarrying para mailagay ito sa maayos sa sistema. Ito po yung Executive Order Number 21, Series of 2022. Ang duration po nito ay depende po sa kalalabasan ng aming mga pag-aaral, lalong-lalong po patungkol doon sa pagpigil sa mga overloaded trucks para hindi na po patuloy na masira ang mga kalsada. Kasama rin dito yung pagpigil po sa mga walang habas na pagmimina, yung mga illegal quarrying po. May mga blasting companies po na nagbebenta ng explosives sa mga tinatawag na black market. Yung pampasabog po sa mga minahan. Ayon pa kay Atty. Degala, tuloy pa rin ang biyahe ng mga truck galing sa ibang lugar papasok ng Bulacan. Subalit limitado lamang ang karga nito at nakasusunod sa tamang timbang. Sa gravel at sand at escombro, 23 metric tons. Sa limestone at silica at clay minerals ay 20 metric tons ang pinayagan. Yung pagbibiyahe naman po galing sa ibang lugar ay wala naman pong problema. Hindi po naman namin hinihigpitan ang pagbibiyahe for as long as wag naman overloaded. Depende po sa klase ng truck. Meron pong tinatawag na matrix. Nandun po, iba't ibang klase ng truck, nandun po yung allowable volume at or timbang. Nangangamba naman ang ilang mining operator na malugi sa negosyo dahil sa pinatutupad na kautusan ng provincial government. Paano kung magkarga kami ng banda-banda? Pag tinimbang ng DPWH yan, mas mabigat. Kahit same volume. Same volume, pero yung weight, di ba? Ito, ang maliwanagan nga po, kung yung volume na karga na, na 20 cubic, pag sinukat, 20 cubic. Kaya lang, ang problema, pag naman tinimbang ng DPWH, baka hindi tugma. Siyempre, malaking epekto yun. Malaking epekto eh, siyempre, yung mga tracking, yun ang bumubuhay din sa mga crossing plant. Kasi wala kaming hahakot, di ba? Apektado kami dahil kumunti yung customer namin. Kasi nagkaroon nga ng limit. Binigyang diin naman ng Bulacan Provincial Government na layon lang nilang maingatan ang mga kalsada para sa kapakanan ng mas nakararami. Not payment to 1, to 2, to 3, to 4, to 5 only. I am payment sa mga taong maapektuhan. At sa mga daan natin at kalsada natin, ay inubusan ng gobyerno ng katakot-takot na pera pagkatapos nasisira rin patawanan naman. Nangako naman ng LGU sa mga mining operators na ibabalik din nila ang operasyon ng mining sa Bulacan. Ito ay kung susunod sila sa ipinatutupad na batas upang maiwasan ang pagkasira ng mga daan na nakakaapekto lalo na sa panahon ng bagyo at tag-ulan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Nestor Torres, Humahataw!